Today po, mga idol, at isang mapagpalang araw sa ating lahat. So, magiging content po natin ngayon, mga idol, ay yung mga paraan na ginagamit natin sa pangongontrata po ng tiles. O kung mas familiar po ito sa katawagan po na pakyawan. So, bago natin i-detalye, mga idol, yung mga ginagamit ko sa pangongontrata po ng tiles, ay papasintabi muna po ako sa mga master tile setter po, ano. Buhay po tayong lahat. At sana po ay hindi po tayo makatanggap ng pambabash po ulit po dito, ano, mga idol. So, ang tatalakayan natin dito, mga idol, ay yung tiles labor po sa flooring. Sapagkat sa tiles installation po, magkakaiba po ang quotation ng sa CR, hagdanan, lababo at saka sa mga pader o sa mga wall cladding. Magkakaiba po. Huwag po kayong magtaka kung malimbawa mas mahal po sa mga hagdanan, lababo. Sabagkat kung mas mahirap po yung area, mas mahal po yung labor cost. Sa mga floor, sa floor area po kasi, mga idol, automatic naman po yon na pag sa flooring, mas madali na magkabit ng tiles. So sa video na ito, mga idol, ay dalawa yung pagbabasehan natin na pagpapakyaw po ng tiles, ano po. So yung isa ay per square meter at yung isa naman po ay per piece. Depende po yan sa magiging usapan ng contractor, yung magtatrabaho at ng may-ari po ng bahay, ano, mga idol. So, unang i-detalye natin, mga idol, ay yung pakyawan po per square meter, ano. And then sa later part ng ating video, yung pakyawan naman per piece. So, dito na tayo magbabase dito sa ating ongoing project, ano, mga idol. So, ang sukat po nito ay 10 meters by 6.6 meters. So, ang pagkuha po ng area ng lalatagan po ng tiles ay length times width lang naman po yon, o yung haba, multiply natin sa ano, sa lapad ng ating lalatagan po ng tiles, ano. So, ang area po ng project po namin na ito ay 66 square meter po. Itong linatagan po namin ng tiles po na ito. At yung ginamit natin na tiles dito, mga idol, ay 60 by 60, ano. So doon na rin po tayo magpo-focus doon sa 60 by 60 na tiles, ano po. Sapagkat mas maliit po yung tiles, mas magmamahal pa po yung pangongontrata din sa tiling, ano. So para makuha natin yung labor cost ng ating tiles po na ito, mga idol, ay kukunin natin yung sukat, ano, mga idol. Yun po yung 66 square meter po na binanggit ko kanina. At yung per square meter naman po ng pakyawan po ng tiles sa floor po ay nagre-range po yan ng 150 hanggang 200 pesos per square meter po. So dun po tayo kukuha kung magkano po yung magiging labor cost ng ating ipapatiles, ano po. So, ang kukunin natin dito ay maximum, ano, mga idol, yung 200 pesos per square meter, ano. So, para makuha natin yung labor cost ay 66 square meter times 200 pesos. Take note po, maximum po yung kinuha natin. Pwede pong bumaba yan. Pwede rin pa pong tumaas. Depende po sa area. Sapagkat every area may kanya-kanyang price po kasi, ano, mga idol. So, ulitin ko po, yung area po nito ay 66 square meter. I-multiply po natin yan ng 200 pesos per square meter po. So, ang magiging labor cost po nito ay 13,200. Sana po ay maliwanag po, ano, mga idol. Pwede pong buwaba, depende po sa usapan ng may-ari at ng nangongontrata, ano po. Okay, mga idol, so isunod naman natin yung pakyawan per piece po, ano.
Mas lalong kailangan natin po dito pag per piece po yung usapan, yung area ng ating lalatagan po ng tiles. So katulad din po kanina, 66 square meter po ito, ano mga idol. Saka natin isusunod mga idol na kunin yung area po ng tiles na ikakabit. So katulad ng sinabi ko kanina, mag-focus tayo sa 60 by 60. So floor area ng lalatagan and then tile area po yung gagamitin natin na formula po dito, ano mga idol. So para makuha natin yung tile area ay ganito lang po yung gagawin natin. 0.60 multiply po natin ng 0.60. Yun po yung magiging tile area ng ating tiles, ano po. So magiging tile area po natin ay 0.36. At para makuha naman natin mga idol kung ilang piraso na tiles yung papasok dito sa ating project, ano mga idol, ay floor area divided by tile area naman po yung magiging formula natin. So yung floor area is 66 square meter divided by 0.36 na tile area naman po. So ang papasok po dito na tiles mga idol ay 184 pieces. So sa pagkuha naman po sa labor cost, kung per piece po yung pakyawan, ay mas madali naman po ito. Sa pakyawan naman po per piece mga idol ay nagre-range po ang 60 by 60 ng 70 pesos to 90 pesos, ano mga idol. So para makuha natin yung labor cost po nito, kung per piece po yung usapan natin ay 184, kukunin din natin yung pinaka mababang range, ano mga idol. Pag per piece 70 pesos yung kukunin natin, ano mga idol. So 184 pieces, multiply po natin ito ng 70 pesos. So ang magiging labor cost po nito pag per piece po yung usapan ng contractor at ng may-ari ay 12,880, ano mga idol. So sana ay maliwanag po ito sa inyo. Ganun po yung sinusunod kong proseso pag nangongontrata po ako sa nagkakabit po ng tiles. Ang video na ito mga idol ay basehan lamang po, ano, nasa sa inyo na po kung susundin nyo. Depende po kasi ito sa ating location, ano po. Kung halimbawa yung iba sa ating mga kasama ay dumadayo naman sa mga pinagtatrabuhan nila at lalo na kontrata, sigurado yun may additional po yun na mga gagawin, halimbawa na lang po sa pamasahe and then sa mga iba't ibang amenities pa nila kung halimbawa malayo yung trabaho. At nakadepende rin po ito sa area, ano mga idol. May mga area po tayo kasi na mas mababa pa sa mga binanggit kong amount. At may mga area din po na mas mataas. So yan muna mga idol, sana po ay napagbigay kami ng konting idea, no? So dito na natin tatapusin yung video natin ngayong araw. God bless po sa ating lahat mga idol at lagi po tayong mag-ingat.